priest. Praise the Lord. Mga kapatid, inaanyayahan ko po ang lahat na nandito po sa worship house. Parinin na po kayo dito sa ating bulwagan. Yan. We have an appointment with the Lord. Let us not keep Him waiting. Para po pag baba na kanyang presensya, handang-handa po tayong lahat. Ganun din po sa mga kapatid po namin online ngayon sa Zoom or sa YouTube or sa Facebook. Yan, sa mga manunod po sa YouTube later dahil may mga trabaho po. And inaanyayahan ko rin po kayo mga kapatid na humanda na po. Ayan. Hindi ko po tatanungin kung handa na kayo magpuri sa Panginoon dahil the mere fact na nandito po kayo ngayon, kasama po namin, virtually or physically, it means na meron po tayong dini-desire ngayong hapong ito. Amen? Hindi po tayo pumunta dito para magkaroon lamang po ng checkmark na maka-attend ng church or maka-attend ng service. Nandito po tayo ngayon dahil gusto po natin ng encounter. Amen? We want to encounter God's goodness. We want to encounter God's blessing and protection. But above all, we want an encounter with Him. Amen? Katulad ni Moses, na humarap, nagkaroon ng privilege, hallelujah, na makaharap niya ang Panginoon. Pagkatapos nun, naging singputi ng niebe ang kanyang visage, ang kanyang mukha, ang kanyang buhok. Yun din po yung hinahangad nating lahat ngayon. Hindi ko sinasabi na pumuti yung mga buhok natin. Pero alam niyo po, kung nasan pong presensya ng Panginoon, nandun pong kalayaan. Amen. There is freedom. Totoong kalayaan na magpuri. Totoong kalayaan dahil alam natin na tayo pinatawad na, na tayo mahal na mahal ng ating Diyos Ama. Kung kaya naman mga kapatid, I ask you please, stand up. Kung kayo po yung nakikinig or nanonood po virtually, kung kaya niyo pong tumayo, please. Yan. Hayaan niyo po muna nabasahin ko po mula sa Roma, chapter 12, verse 1, or in English, Romans chapter 12, verse 1. Sabi po dito, kaya nga mga kapatid, yan, mga kapatid ko po sa Panginoon, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa ating lahat, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay.
Handog na buhay daw po ha. Ang handog na buhay ay pumapalakpak. Amen. Ang handog na buhay, sumasayaw. Ang handog na buhay, umaawit sa Panginoon. Hallelujah. Hindi po gusto ng Panginoon ang patay na buhay. Hindi na po kailangan ng mga burnt offerings, pero ang gusto po ng Panginoon, mga puso po natin na handang magpuri sa Kanya. Dahil alam po natin na experience natin ang Kanyang kabutihan, ang Kanyang habag na napakasagana. Hallelujah. Banal at kalugod-lugod sa Diyos, ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Panginoon. Karapat-dapat na pagsamba sa Diyos. Sabi po sa English, therefore I urge you brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Paano nga po magiging holy ang ating pagpupuri sa Panginoon pag ito po ay nanggagaling sa kaibuturan ng ating mga puso? At tayo nakakonect through the Holy Spirit sa ating Panginoon. We cannot worship a God who we do not know. Amen? But we worship a God that we know. Alam po natin that He is a God who is loving. Hallelujah. That He is a God who is powerful. Hallelujah. He is a miracle-working God. Hallelujah. He is a covenant-keeping God. Hallelujah. He is a promise-keeper. Amen? He makes ways in the desert. Yan ang Panginoon natin. And above all, Siya ay buhay. Siya ay buhay, mga kapatid. Kaya tayong lahat, gumalaw-galaw na po kayo sa inyong kinatatayuan, sa inyong kinaupuan, tumayo na po kayo, mga kapatid. Alam ko po na tayo may mga daladala ngayon. I challenge you, mga kapatid. This is a challenge for every one of us. Kung meron po kayong mga problema, mga dalahin, anxieties, you cast all your cares to the Lord. Itaas niyo po yan sa Panginoon, sa Kanyang mapagpalang kamay, for He is able to do immeasurably more than we can ask or imagine. Yung kaya ng utak natin, kaya ng Diyos, His way is higher. His thoughts are higher than ours. So it's a challenge, mga kapatid. Bigyan niyo po yan sa Panginoon. Magpuri po kayo sa Panginoon, for He deserves the highest glory. Hallelujah. He deserves the glory na maibibigay po natin sa Kanya. Hindi naman sa dahil kinukuha po natin. All the glory, all the praises belong to Him alone. Hallelujah. Yan naman, Panginoon, kami lumalapit, O God, sa inyo, Panginoon, punong-puno ang aming mga puso, Panginoon, ng pasasalamat, ng galak, Panginoon. Lord, kung meron po kaming kabigatang nararamdaman, Panginoon, Lord, palitan niyo po ito, Panginoon, ng kagalakan na nagmumula sa inyo, Panginoon. Give us peace, Lord, the peace that transcends all understanding, Panginoon. Hindi maipaliwanag ng kahit sino man, Panginoon, ang kapayapaan, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon. Lord, we pray, O God, na kung ano man, Panginoon, ang aming mga pagkukulang, mga kasalanan, Panginoon, sabi po sa 1 John 1:9, Panginoon, You are just, You are faithful to forgive us. You are merciful, O Lord. You will forgive us, O Lord, when we confess our sins to You, Panginoon. Let the most precious blood of our Lord Jesus Christ cleanse all of us, O Lord, in the innermost part of our being, Panginoon. Lalo na po sa kaibuturan ng aming mga puso, Panginoon, dahil sinabi niyo po sa inyong salita, Panginoon, for out of the abundance of the heart, the mouth speaks, O God. Lord, we want to sing praises. Mga papuri, Panginoon, ang dadaloy sa aming mga bibig, Panginoon. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, ng aming mga puso, Panginoon, ay may alay sa inyo, Panginoon. Ang aming mga buhay, Panginoon, may alay sa inyo, Panginoon. Upang puso't isipan at buhay, Panginoon, na nag-iisang buhay na meron kami, Panginoon, ay may alay namin sa inyo, Panginoon. For indeed, Lord, You deserve the highest praise, the highest adoration. This is our prayer in the mighty name of our Lord Jesus Christ, the leading and guidance of the Holy Spirit. Hallelujah. Yes, Lord. Sa iyo lamang dakilang pagsamba, Panginoon. Hallelujah. You deserve the glory and the honor, Lord, I lift my
we praise your holy name. You deserve the glory and the honor. As we lift our hands in worship, as we praise your holy name, for you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Anyayahan ko po kayo mga kapatid, awitan natin ang Panginoon. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in worship as I praise your holy name. You deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in worship as I praise your holy name. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. Deserve the glory and the honor, Lord, and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we praise your Lord. Sing, you deserve the glory and the honor. Lord, I lift my hands in worship as we praise your Lord. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great, you do miracles so great. There is no one else like you. You are great, you do miracles so great.
to me was so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Salamat, Panginoon. O Lord, sino makakapantay sa inyo, Panginoon, sa inyong kadakilaan, Panginoon? Hallelujah, nandirito kami, Panginoon. Sasamba, Panginoon, nagpupuri sa inyong kadakilaan, Panginoon. O, palakpakan natin ang Panginoon sa kanyang kaluwalhatian. Sabi po sa salita ng Diyos, in Psalm 23, verse 6, that God's love and mercy, they follow us all the days of our lives. Amen? Kaya naman, ang ngayong araw na to, kinabukasan, nagiging mas maganda. It becomes sweeter and sweeter habang tayo po ay nasa presensya ng Panginoon. Hanggang sa kanyang pagbalik, paganda po niya, paganda yan. It becomes sweeter and sweeter every day because we are with the Lord Jesus. Yes, Lord, every day is sweeter when we are with you, Lord. For we know, Lord, that you care for us. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. Every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Ulitin nga natin, mga kapatid. Every day with you, Lord. Every day with you, Lord. It's sweeter than the day before. Every day with you, Lord. It's sweeter than the day before. Every morning I will worship. Every evening I'll adore. Every day with you, sweeter, sweeter. Yes, Lord, what a privilege to know you, oh God. What a privilege to know you, like I know you, to be loved like you love me. What a comfort to worship, truly worship, from this heart that you have breathed. From the rising of the sun to the setting of the day. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every day with you, Lord, is sweeter than the day before. Every morning I will worship, every evening I'll adore. Yes, every day with you is sweeter, sweeter than the day before. What a wonder to live like. What a wonder to live like. Really live like. Overcoming anything. What a reason to lift up. Really lift up. Every day my everything. From the rising of the sun to the setting of the day. Every day with you, Lord. Yes, Lord. It's sweeter than the day before. Every day with you, Lord. It's sweeter than the day before. Every morning I will worship. Every evening I'll adore. It's every day with you is sweeter, sweeter than the day before. Yes. Let's sing about God's goodness. His daily presence in our lives. Oh. Every day with you, Lord. Every day, yeah. Every day with you, Lord. Every day, sweeter than the day before. Sweeter. Yeah.
day with you, Lord. Every day. Every day with you, Lord. Every day. Sweeter than the day before. Every day. Sweeter than again. The day before. Every day. Every day with you, Lord. Every day. Every day with you, Lord. Every day. Sweeter than the day before. Sweeter. Let him hear us. Every day. Every day with you, Lord. Every day. Every day with Hallelujah. You, Lord. Every day. Sweeter than the day before. Lord, because you know us. Amen. Because you know us, Lord. A time will come, Lord. You will say, well done, good and faithful servant. Hallelujah. And while we are still here on earth, Lord, let us practice worshiping you, God. For we know, Lord, in eternity, in heaven with you, we will worship you 24/7, Panginoon. Walang patid. Walang pahatid ng pagpupuri sa Kanya, Panginoon. Sa inyo, Panginoon. Kaya naman, O God, habang may hininga pa, Panginoon, habang may lakas pa, we are going to declare indeed, Lord, that you are God alone. There is no God like you, Panginoon. There is no God like you, Lord. All the miracles that you have done in our lives, Lord, kahit maliit, Panginoon, or malaki sa mata ng tao, Panginoon, Lord, every miracle, Lord, shows how powerful you are, Lord. The mere fact, Lord, that we have you here in our presence, Lord Jesus Christ, is proof, O Lord, of your love, of your sovereignty, of your goodness, of your mercy, O God. And we are going to declare, church, that indeed, God is alone. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just too weighty. You are not a God dependent by human hands. You are not a God dependent on any mortal man. You are not a God in need of anything we can give by your plan. That's just the way it is. Amen.
of everything we can be. You are God, that's just the way it is. You are God alone, from before time began. Times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, what you are, unchangeable, unshakable, unstoppable. That's what you are. You are, you're unchangeable, you're unshakable, you're unstoppable. That's what you are. Let's declare. You're unchangeable. You're unshakable. You're unstoppable. That's what you are. You are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God. Good times and bad, you are on your throne. You are God alone. You are God alone. From before time began.
burn our offering, O God. Burn our offering, Lord. Let it be a holy sacrifice to you, Lord. A pleasing aroma of sacrifice. Oh, we are in awe, O Lord. We are in awe, O God. Oh, ang kadakilaan mo, Panginoon. Minsan pa, Panginoon, pinaranas mo. Pinadama mo, Panginoon. Pinatunayan mo, Panginoon. Ikaw ay Diyos na buhay. O, naramdam namin, Panginoon, ang presensya. Panginoon, o aming hinihingi, Panginoon, kalakasan, Panginoon, kagalingan, Panginoon, kapayapaan, Panginoon, kasaganaan, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, kayo ang kasapatan namin, Panginoon. When we have you, Lord, we will want for nothing else, O God. For you fill us through and through, Lord. You are our all in all, O God. Lord Jesus, thank you, Lord, for loving us. Thank you, Lord, for the salvation, O God. The angels join us in singing, O God. Yes. The angels join us in singing, O Lord. You are worthy to be worshipped. Lord, you deserve the highest praise, the highest adoration. Hallelujah, you are God alone. From before time began, you are on your throne. You are God alone. And right now, in the good times and bad, you are on your throne. You are God alone. We bow in worship, Lord. We bow in worship, Lord, in adoration of God. Panginoon. Church, how about we raise our hands right now? How about we raise our hands right now? And we give clap offering to the Lord. Hallelujah. Salamat, Panginoon. Salamat. Tunay na napadakila mo, Panginoon. Kahit na, Panginoon, at nararanasan namin, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong salita, Panginoon, nararanasan namin, Lord. Iba yung kalakasan, kagalingan na nagbubula sa inyo, Panginoon. Lahat ng pagpapala, Panginoon, ay nagbubula sa inyo. Every good and perfect gift comes from you, O God. Salamat po, Panginoon. You care for us, you love us, Lord. Hallelujah, thank you, Holy Spirit. For you illuminate the word of God and we understand God's thoughts because of you, Holy Spirit. Salamat, Panginoong Jesus. At lahat kami, Panginoon, na pinagpala niyo, Panginoon, ginawa niyo muling mananagumpay, Panginoon, ay mag-uwi ka na matagumpay na. Amen! 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 Amen. Lakas pala. Upo tayo, mga kapatid. Wow. Really, God is with us, ano? Yan. Layo ko lang pala ng konti. Yan. Praise the Lord. Talagang napakabuti po ng ating Diyos na buhay. At patuloy niya po tayong sinasamahan. Patuloy niya po tayong ginagabayan. Tayo po ay manalangin po once more as we give thanks to God. Panginoon o Diyos, amang nasa langit, maraming salamat, Panginoon, sa hapon na ito, Lord God, sa lahat ng ginawa mo at gagawin mo pa, Panginoon. Lord, all through the week, we have experienced stress, we have experienced problem, we have experienced trouble.
But Lord, in all through this, Panginoon, there is only one that is constant. And that is you, our Lord Jesus Christ. Because your love for us endures, Lord God. Sabi nga po sa aming pong inawit that you are God alone. Tunay nga, Panginoon, you are the only God in our lives, Panginoon. Wala na pong iba. Kung meron mang iba, that is just Diyosan, Panginoon. Hindi yung tunay na Diyos. Ikaw lamang ang nagiin sa tunay na Diyos ng aming buhay, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa hapong ito, kami po'y nagpupugay. Kami po'y nagpapasalamat sa iyo, Panginoon. Thank you, Holy Spirit, for being with us. Thank you, God, for letting us worship you, Panginoon, this afternoon. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat mong buo ng member ng worship team, Panginoon, mula sa aming worship team director, sa worship leader, sa mga instrumentalists, at sa backup singers, Panginoon. Pagpalay mo po ang lahat, Panginoon. Siksikliklik at umaapaw. Dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo kaming gamitin, Panginoon, to so that in our own way, Panginoon, yung talent na binigay mo sa amin, Panginoon, ay magamit po ito, Panginoon, pang mag-minister po, Lord, sa iyong kongregasyon, Lord, sa iyong church, Panginoon, sa mga saints, Panginoon. Especially, Lord, to those who are pre-believers, Panginoon, yung hindi pa po mananampalataya, the soon to be, Panginoon, magiging mananampalataya po sila dahil gagamitin mo po kami. Sa hapon na ito, Panginoon, patuloy po kami nagpapasaliksik sa iyo, Panginoon. Patuloy po, Lord God, that we ask, Lord, the power of the Holy Spirit, Lord God, upang kami po, Panginoon, lukuban, Panginoon, at bigyan liwanag, Panginoon, yung aming mga salita na maririnig po, Panginoon, sa hapon na ito. Sa pamamagitan po, Lord God, ng pagpapatuloy po na aming pong series of preaching, Panginoon, through the book of Ephesians, Panginoon. Sa hapong ito, Panginoon, I pray, Lord, that you will anoint the preacher, Panginoon, with double, quadruple portion of your anointing, Panginoon. Ng Lord, ikaw po ang maitaas at maihayag sa aming kalagitnaan, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, na walang ibang maitaas kundi ang iyong pangalan lamang, Panginoong Jesucristo. Maraming salamat, Panginoon, sa bawat isa na naririto, Panginoon, sa Bulwagan, sa Worship Hall ng JR King, Panginoon, sa mga nasa online, Panginoon, I pray, Lord, na nandoon din po, Lord, pagpalain mo po kami, Panginoon, lahat. Hindi mo po kami pagkukulangin. At Lord, sa lahat, Panginoon, na naririto, kasama po namin, Panginoon, sa Worship Hall ng JR King, dalangin po namin, Panginoon, that we will not just have an encounter with you, Panginoon, but dalangin po namin na truly ma-experience ka po namin, Lord God, yung iyo pong goodness sa aming buhay, Panginoon, ma-experience po namin. Maraming salamat, Panginoon. This we pray in your mighty name, our Lord and Savior Jesus Christ. Amen and amen. Praise the Lord. Amen. Good afternoon po sa inyo, mga kapatid. Tayo po ay okay na po ba kayo? You're ready na to receive the Word of God, brothers and sisters. So, hindi natin ito patagalin. Natawagin na po natin ang preacher po para po sa hapon na ito. And once more, kasi may pasok ako, so pag hindi niyo ako nakita kanina, ay mamaya, so that means na pumasok na ako. Ayan po. Ang ating pong preacher for this afternoon, wala pong iba kundi po si Kuya Kenneth. Amen. Kuya Kenneth. Salamat po, Pastor. Magandang hapon muli sa ating lahat. Pakibati po natin ating mga katabi ng magpalang hapon sa iyo, kapatid. Ano bang nangyari sa iyo this week? Salamat at narito tayong muli at nagbigay ng oras, naglaan ng oras para sa ating Panginoon. At ngayon, kanina, we are so blessed nyo, di ba? It's been a long time na kailangan safety. It's been a long time na yung Holy Spirit ay ganun kalapit sa atin. Praise the Lord. Nandito siya. So, muli nating talakayin o ipagpatuloy yung ating pinag-aaralan ngayon. But before that, I want to reminisce yung ating pag-aaral nung nakaraan. Yung sa
Galatia. Ano lang, kumbaga, counting papabalik tanaw sa nangyari sa atin, yung ating pinag-aaralan. Bago natin umpisan muli o pagpatuloy yung ating pinag-aaralan ngayon sa Book of Ephesians. Nasimulan na po yan ng ating buting pastor at ating worship leader, si Brad Jeff, PA, last few weeks. So, ako po yung nakalainap ngayon. But before that, I will share muna itong aking sasabihin before natin umpisan yun. Nilong po. Kodi ko hindi ko makita. Ayan. Ayun. Ito mo na aking i-share ay sa Book of Galatians. Pagbalik-balik tanaw lang, baka kasi nalimutan na natin yung ating pinag-aralan. Ilang buwan din yun eh. Kasi kung hindi natin yun reminis, sayang din. Yung bit-bit natin na sinaron nun eh, baka mapanis, hindi natin magamit. Gamitin natin yan. Share ko po rito ang title nito, Pinakananais. Ang pag-aalala sa maaring sabihin ng iba ay bahagi na ng buhay natin. Totoo ba yun? Yung pag-aalala ng sasabihin ng iba. Diba? Parang totoo yun eh. Kung ano yung sasabihin, inaalala natin yung parang winoworry natin ano ba yung reaksyon ng sasabihin ng ibang tao sa atin. Diba? Kung minsan, ibinabatay natin ang ating desisyon sa iisipin o sasabihin ng iba sa halip na magdesisyon sa batay sa paninindigan kung ano ang nakakalugod sa Diyos. Diba? Minsan, hindi natin nais man mangyari, naisantabi natin yung mag-glorify si Lord sa desisyon natin. Iisipin natin yung isipin ng iba. Baka sabihin niya. Kumbaga, mas pinaparirudad natin yung reaction nila sa ikinilos natin yung iba kaysa sa magiging sasabihin ni Lord sa atin. Nag-aalala tayo na baka husgahan o pagtawanan tayo ng ating kapwa. Yun yung inanat. Maaring ito yung isang example sa part na pag-share natin sa gospel yan. Meron ito yung parang yung rejection sa atin kung ano yung sasabihin nila. Baka mapahiya tayo, ganyan. Or hindi tayo pansinin. Ganun ba? Hindi naman na sa pagkukoneksyon nito sa Galatia, hindi naman nag-desisyon si Apostol ni si Pablo batay sa maaring sipin ng iba. May mga ilang mga Hudyo na nagtitiwala kay Jesus, nagsasabing kailangan pang magpatuli para maligtas sa hatol ng Diyos sa kasalanan. Di ba naalala niyo yan sa Galatians 1-7, chapter 6, 12-15, kailangan para patuli ang tao, sundin yung mga kautusan. Kulang, di ba naalala niyo, kulang daw yung pananampalatayang meron tayo sa Panginoon, yung pananampalataya ng Galatia. Kulang daw yun, sabi ng mga ibang nagtitiwala sa yung mga Judaizer, naalala niyo yan. Pero nanindigan si Pablo na ipagpatuloy niya ang pangangaral na mailigtas o maliligtas ang tao sa hatol ng kasalanan sa pamamagitan lamang ng pagtitiwala o pananampalataya. Nanindigan siya na sa pananampalataya alone is masisibang tao. No need, hindi na kailangan ng iba. May iba pang kautusan na kailangan sundin pa. Si Jesus lang at wala nang ibang pangkailangan gawin para maligtas. Only Jesus Christ. No? Tama yun, no? Naalala niyo yan sa Galatians? Nandiyan ba kayo? Hello? Sinabi kong hello, hi. Parang ano? Hello? Hi? Ayan. Pwede tayong make coating exercise. Raise your hands. Shake your hands. Come on, sige. Yung kanan. Shake your hands. Shake your hands. Put your chin. Chin. Chin ito, di ba? Konting chin. Gano'n lang. Ito chick to, ito chin. Di ba? Okay, corny. Okay, tuloy natin.
gusto ko lang nandiyan kayo, huwag muna kayong makinig muna tayo sa ating pag-aaral. Dahil doon, dahil doon, inakusahan siya na hindi apostol o sugo ng Diyos. Inaccuse siya ng mga Judaizer. Hindi katunay. Hindi ka sumusunod sa kautusan, sabi ng mga Judaizer sa kanya. Iginit pa nila na hindi sang-ayon ang tunay na apostol sa pinangangaral niya. Ayan, makikita sa Galatians 2:1-10. Tingnan nyo na lang para mabilis tayo kapag wag-uwi ninyo. Sa kabila ng hindi pagkilala ng iba kay Pablo bilang apostol, sa kabila ng hindi pagkilala, kahit yung sinabi na tinuturing si Pablo na hindi ka tunay na apostol, hindi ka sumusunod sa sa kutusan eh. Kulang yung sinasabi mo sa kanila, sabi niya. Sinabi naman ni Pablo, ang ginahat niya, sa kabila ng hindi niya pagkilala ng iba, sigurado naman si Pablo na lingkod siya ni Kristo. Alam niya sa sarili niya. Siya ang pinagkatiwalaan ng message para sa mga intil. Alam niya yan, nasisigurado niya. Kayo po ba? Nasisigurado niyo po ba kay Christ tayo? Amen. Siyempre. Siguro dapat alam natin yan. Ang mahalaga sa kanya ay nasa panig niya ang Diyos. Yan ang mahalaga, kailangan. We're in the God's side, not in the yung ibang side. Yan. Dalawang side lang naman yan eh. God's side, world side, or satanic side, o anumang gusto niyo sabihin. Two sides lang yan. Walang half-half yan. Hindi yan parang half rice, walang half sa parang di kanin. Waging buo dapat. No, ang pinakananais ni Pablo ay hindi ang mga tao ang mabigyan niya ng kaluguran. Hindi ang Diyos. Ang pinakananais niya, ang Diyos ang gusto niyang mabigyan ng kaluguran, hindi ang tao. Ito, ano naman ang masasabi natin tungkol yan? Yung sinasabi ko, ano pong ibig mo sabihin, Brother Kenneth? Itong gustong ipaiwatig sa atin o gustong sabihin, hindi naman ibig sabihin ito na babaliwalain na lang natin yung maaari nilang isipin o maaari sabihin ng iba. Hindi naman ibig sabihin babaliwalain, wala akong pakialam sa iyo, basta ako, sinusunod ko si Lord, ito yung tama. Hindi naman ganun. Kasi it is not in love, dapat ang na-drive love, di ba? Hindi naman ibig sabihin na babaliwalain natin sinasabi ng iba. Ang ibig lang sabihin ay dapat na ang Diyos ang pinakagusto nating matuwa sa ating ginagawa. Dapat siya yung importante. Siya yung dapat importante. Huwag niyong isipin kung ano yung sasabihin ng iba. Yung sasabihin ni Lord ang isipin natin. Kasi we are in the Christ eh. Alright? Sa darating na panahon, isa sabi nga, yung pinakagusto natin, dapat si Lord ang dapat natin matuwa, di ba? Sa darating na panahon, ipagsusulit natin sa Diyos. Ano bang ginawa mo sa earth? Sabi niya. Brad Jeff. Ikaw na sa harapan, Brad Jeff. Sorry. Ano bang ginawa mo sa earth? Ano yung binigay ko sa iyong buhay? Ano bang ginawa mo dyan? Yan. Pagsusulit natin yan. Saan ka ba pumanig? Tinunod mo ba yung utos ko? Parang ganyan sasabihin. Hindi ko alam kung yun. Pero ano ko lang yung imagination. So, sa Roma makikita yan. Sa Roma 14:12. Magsusulit tayo sa Diyos. Isang araw. Siyempre, ano bang gusto natin marinig? Diba? Sa Mateo 25:23. Gusto nating maaring na sabihin ng Diyos sa atin, magaling. Magaling, tapat na buting, magaling, mabuting lingkod o tapat na lingkod. Yan ang gusto nating marinig, di ba? In the end of the days. Di ba po? Hello? Hello, hi. Ayan, sa Mateo 25:23. Salamat. Ito, pauna lang. Pero meron tayong ito yung may natin eh. Made alive in Christ. Yan ang ating paksa ngayon sa Ephesians. Ang ating ilalahad siyempre dito tayo sa Ephesians, ano? Ang pag-aaral natin ay sa Ephesians chapter 2:1-10 yan. Sa akin naibigay sa akin 1-10. Pero dahil salamat sa Diyos sa off ko sa Friday, gagawin ko ang half. Dito may help ha. Eh, yung kayo sinabi ko, kailangan dapat up doon. Pag kay Lord. Mamili kayo. Eh, sinasabi ni Josue, as for me in my house, we will serve the Lord. Oh, hanggang ngayon, tanongin, saan ka pang side? Kay Lord side ka ba o sa side by side? Oh, di ba? Dito ka sa kay Lord. Kaya sabi nga, sige, sambayin niyo kung anong gusto niyo sabihin. But for me in my house,
We will serve the Lord. Amen? Amen. Yan. Dapat kay Lord side tayo. Alright. Pag-aaralan natin ay sa Ephesians chapter 2, 1 to 10. So, iyan, kukunin natin yan ang dalawang bernes, if God willing. So, umpisa natin siyempre sa verse 1. Pero meron muna akong maikling kwento bago natin umpisaan. Pangalawang maikling kwento. Maaari bang may deklarang buhay pa ang isang tao, taong ideklarang patay na? Maaari bang mangyari yun? Maaari bang may deklara o sabihing patay na ang tao na buhay pa? Pwede ba yun? Ideklara siyang buhay pa, pero patay na raw siya. Para magulo, no? Magulo mo, Brother Kenneth, eh. Linawin mo. Wait. Ang tanong na iyon ay kumalat sa buong mundo na ang isang lalaking taga-Amerika na itinuring na patay dahil sa mayigit 25 taon na siyang nawawala. Nawawala siyang 25 years. Nagalda noon. 25 years, oo. Ako, praise God, 43. So, halos kalating ng taong ko. Nang nawala ay nagpakitang maayos at ang kalusugan. No? Nung nawala siya, bigla siyang sumulpot. Buhay pa pala. Buhay pa. So, nagpakita siyang maayos at malusog. Wala siyang, nasunod, nangyari, wala siyang trabaho nang mawala raw siya. So, walang ano, kaya patay, delikra kasi wala siya daw trabaho. Walang ID, walang ganyan. So, parang di siya nag-exist doon. Wala siya, walang impormasyon. So, dideklare na patay na. Siguro hinahanap, di makita, declare na patay na. Ayan ang sabi. No? Wala siyang trabaho, lulong sa bisyo at hindi na kayang sumuporta ng anak, kaya hindi siya nagpakita. Yun pala. Kaya hindi na, dahil sa problema niyang yun, wala rin siyang trabaho pala, lulong sa bisyo, kaya hindi na siya nagpakita. Kumbaga, tumakas siya sa responsibilidad. Yan. So, nang bumalik siya, nalaman niyang napakahirap palang bumalik mula sa pagiging patay. Umapil, malamang. Nang pumunta siya sa korte para mapawalan ng visa ang pagdedeklara na patay na siya, sinabi ng West o sinabi ng judge, kailangan pa niya raw maghintay ng 3 taon bago maideklarang buhay siya. 3 taon pa. Di, ilang sa 25 years o plus 3. O 28 years siyang ano. hindi declare na buhay. Ayan. So, hindi karaniwan ang ganitong pangyayari sa korte. Pero, may pagkakatulad ito sa nangyari sa mga sumasampalataya kay Jesus. May pagkakatulad. Diba? Idinilakra silang muling binuhay ng Diyos. Idinilakra silang muling binuhay ng Diyos. Yan. Ayan ang ating pag-aaralan sa hapong ito. Ang title ng ating pag-aaralan ay sa akin, inilagay ni Sister Sherry dyan, Made Alive in Christ. Sa akin, patay subalit muling binigyang buhay. It Bible itself yung nakalagay sa Bible ang nilagay kong title. Sinabi ng apostol ni si Pablo, yes, ayan. Sinabi ni apostol sa English, as for you were dead in your transgression and sin. Ayan. Tagalog, sinabi ng apostol si Pablo sa mga mananampalataya na nakatira sa Epeso, na itinuring sila noon ng Diyos na patay sa kasalanan. Ha? Patay sa kasalanan. Paano mangyayari patay sa kasalanan? Okay. Binuhay kasabi, sinabi dyan ha. Okay, dito natin lang kunin. Pero nagulo yata ako dito. Okay. In which you, sa chapter 2, in which you used to live when you follow the ways of the world, and of the ruler of the kingdom of the air and spirit who is now at work in those who are disobedient. Yung pala sinasabi ni Pablo, ni apostol ni Pablo rito na patay tayo sa kasalanan dahil sa kasalanan tayo ipatay pala. Nagugulo ko ng konti.
Ano bang sinabi sa sulat niyang ito? Basahin natin sa Epeso, noong una'y patay kayo dahil sa inyong kasalanan, sa Tagalog ulit, sa pagsuway sa kasalanan. Sino, ano ba ang ibig sabihin ng noong una? Noong una, sinulat to sa Ephesians eh. Ibig sabihin ito mga Ephesians na ito, mga tao sa Ephesians, believer na ito. Pero sinasabi ni Pablo, bago kayo sumampalataya o bago kayo naging mananampalataya, alam niyo bang patay kayo sa kasalanan? Ay sinasabi niya. Ang pinatutungkalan niya ay bago natin makilala. O yan, ayun ang ibig ko sabihin. Bago natin makilala o malaman ang tungkol kay Jesus. Ganyan ang kalagayan noon, para tayong walking dead. Buhay sa physical, pero patay naman. Parang katakot yun, ano? Nanonood nyo ba yun, yung walking dead? Nanonood ba kayo nun? Buti yun eh, mababagal lang eh. Yung sa isang World War C, mabilis sila eh. Ito, hindi ko alam kung anong klase eh. Maaring may mabilis natin, maaring may mabagal. Ha? Pero patay tayo dahil sa ating kasalanan. Pagpatuloy natin, ganyan ang kalagayan natin. Noon para tayong walking dead yan. Buhay pa kung tingnan sa physical, ngunit patay sa espiritu. Yun ang gusto patungkol ng pala ni Apostle Paul. Buhay tayo physical, but inside, spirit is dead. Your spirit is dead. Okay? Verse 2, sinusunod ninyo roon ang masamang takbo ng mundong ito. Napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa impapawid. Ay, yung binasa natin kayo na. Ha? Spirit who is now at work of those who are disobedient. Sino ba yung pinuno na to sinasabi diyan? Yung ruler of kingdom of air. Sa palagay niyo, sino yung sinasabi na pinuno diyan? May libreng pizza mamaya ang sasagot. Sino ba yung pinuno sinasabi diyan? Ruler of kingdom daw. Walang iba. Sino pa? Si Taning Ning. Si Taning Ning. Yan ang ruler ng sinasabi dito, yung ruler of kingdom of the air. Okay? Tatawagin ko siyang spirit enemy number one. Ayan. Masakit man malaman, marinig, pero yan ang totoo. Diba? Dito ligtas. Sinabi sa kasulatan yan, sinabi sa ano bang book yun na all are fall of short. Diba? Isinabi ang lahat, walang matuwid, lahat makasalanan. Oh, yeah. Thank you, Peronel. Sinabi diyan, sinusunod natin ang yang si Taning Ning. Sinusunod natin siya. We are being slave of the devil. Bawat maibigan natin, gagawin natin. Wala tayo kasi sinusunod, walang Diyos eh. Wala tayong pakialam. Kahit may masaktan, gagawin natin ito sa palagay nating tama. We don't care. Kasi we don't know God. We don't know God eh. Ganyan tayo dati. Sinabi pa, nagpadumin tayo sa espiritu na gahari, sa taong ayaw pasakop sa Diyos. Eh, no? Disobedient, ayaw pasakop sa Diyos. So, dalawa nga, kagaya din sinasabi ko eh. It's either God's side, you choose which side you want. Alright? But alam ko naman, we are dito, wala namang ibang side dito. Amen? God's side lahat tayo, di ba? Amen. So, sa transition sa NIV, ang sabi niya, rin niya, the spirit who is now at work of those who are disobedient. Ituloy natin sa verse 3. Sa Tagalog, ang totoo, tayong lahat ay dati rin namumuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman, dati rin. Sinulat ito sa Ephesians, di ba? Sa mga Ephesians, tayo rin yun eh. Dati rin tayo, di ba? Bago natin makilala siya ang Panginoong Jesucristo. Bago natin malaman ang kanyang kapangyarihan, bago natin siya kinanggap ang pagliligtas niya, dati rin tayo namumuhay. May support yan dito sa verse 11. Sabi, kaya't alalahanin niyo ang dati ninyong kalagayan, di ba? Kayong ipinanganak na mga hintil at dituli. Ang tawag sa mga Hudyo, ang mga Hudyo naman ay tinatawag na mga tuli. Kaya nga, eto eh, may related to kayo na sinabi ko kayo sa Galatians. Eh. Sa yung tungkol sa pagsunod sa kautusan.
na gusto pang idagdag ng mga judiciary, hindi kayo tuli. Kahit dati kayo tuli, ay dati, sinabi, kayo'y pinanganak na hintil at di tuli ang tawag sa inyo ng mga Hudyo. Ang mga Hudyo naman ay tinatawag ng mga tuli dahil sa ginagawa sa kailang katawan. See? See, sinabi niya, alalahanin niyo na kalagayan niyo dati. Ito yung kalagayan natin dati before we know Jesus Christ. Ito yung kalagayan natin. Wala tayong ligtas dito. Tuloy natin. Kaya't ang ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga tao kinapopota ng Diyos. Kinapopota ng Diyos, di ba? Ano, paano ba natin ito ma-realize? Kung paano ba natin ito mapagbibigyan ng din yung kinapopota? Ano ba itong ibig sabihin ni Apostle Pablo o ng Biblia yung kinapopotan? Ano ba ito? Simpleng galit lang ba? Yung parang galit ka ngayon o mamaya-maya, okay na. Papatawarin na kita. Ganun ba itong ibig sabihin ng Biblia sa atin? Sa palagay ninyo, kinapopotan. Yung taong disobedient, kinapopotan ni Lord yan. Yun ba yung ibig sabihin yan? Yung sinasabi ko kayo na ngayon, galit ako sa'yo, pero time will heal. Lilipas din. Ganyan ba ang ibig sabihin? Alam natin mga kapatid na maliwanag sinasabi sa ibang kasulatan sa Biblia na dalawang bagay lang ang kahinatnan ng tao. Ikagkutot si Sykes. Upang matutuwa, dati, meron ako, kwento ko ulit ha. Dati may laro akong natutunan dati, nung bata pa ako. Alam ko nilalaro nyo rin ito eh. Hindi pala maganda yung laro na yun eh, na naglalaro kami, na may isang nagko-command. Ayan, nakahanay dyan. May isang nagko-command na ganitong salita. Kailangan tumapak, ganito yung laro. Kailangan tumapak ka sa level na yon pag sinabi niya yung salitang yun. Pag hindi ka tumapak, taya ka o may parusa siguro. Ganyan ang sasabi. At tapos at kakantayin. Langit, lupa, Im. Nalalaro niyo yun? Oh, di ba? Hindi, nalalaro ko yun eh. Pag sinabing paglangit, at maltas. Siyempre, mataas ang langit, di ba? Eh, siguro may baitang doang lupa. Yung pangalawa, ay yung pangatlo, yun yung ano, ayaw natin puntahan. Di ba? So, di pala maganda yun. Kasi bata tayo, di natin alam eh. Nalaro natin eh. Eh, ako, pinasa lang naman yan ng generation eh. Siguro nilalaro pa yun bago ko panganak. Di ba? Natutunan lang natin. Hindi pala applicable yun. Sabi sa Biblia, only two places sa pupunta natin. Either heaven or hell. There is no in between. Dalawa lang. Kailangan make up your mind. Wala yung hapa ko dito. Lord, dito muna ako. Pero sa ibang area, Lord, ako muna wala rito. Parang ganyan. Ayaw ni Lord yun. Diba sinabi sa Biblia? Ayaw niya ng sa pahayag. Ayaw niya ng may kahati. Di ba? Isa jealous God. Sinabi yan. Buti na brought out mo, bro. Sabi niya sa pahayag, bagamat sinabi doon tungkol sa ating pananampalataya, maaari din natin tunghiran doon sa dalawang bagay. Sa pahayag 13:15, alam ko ang ginagawa mo. Alam ko na hindi ka malamig o mainit. Mabuti pa sana ikaw malamig o mainit. Ngunit dahil ikaw ay maligamgam, hindi mainit malamig, isusuka kita. Ganun din ang gustong ipaunawa sa atin sa pag-aaral nito. Kung ikaw tayo ay ayaw pasakop sa Diyos, we are on the side of death kung di ka magpasakop sa Diyos. Yan ang ibig sabihin. Yan yung ibig sinasabi ni sa Biblia Apostle Paul, yung kinapopotan kita. We are bound to hell before we know Jesus Christ. Lagi ko sinasabi kasi because ito mga Ephesians, they're Christian na eh. Sinabi, di ba, pinaliwanag, kiner nila pastor, nila Brad Jeff, noong last no, may panalangin si pastor, ay panalangin si Pablo. May panalangin si Pablo doon, sinabi, naway maliwanagan ng Diyos ang inyong mga puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo kung paano
kasaganang pagpapalang nilaan niya para sa kanyang mga banal. Diba? Ibig sabihin itong mga Ephesians, ano na ito eh? Believer na ito eh. Gusto lang malaman ni Pablo na mamaya na lang. Baka maano natin. So, ipagpatuloy natin. Okay? Kung ang puot ng Diyos ay mananatili sa atin, we're bound sa impyerno. Ayan ang bagsak natin. Gusto niyo ba doon? No, siyempre. Gusto niyo ba doon? No, big no. N-O, no. Ayaw natin doon. Diba? Kailangan yun, pag narinig mo yan, yun yung dapat kung yung mga babae, kung gusto kayo, kung ano yung pinaka-allergic yun, doon kayo dapat ma-allergic lalo. Allergic ako dyan. Harang ganyan. Yeah? Ayaw ko doon. Hindi lang basta death eh. Hindi lang one-time death yun eh. Eternal death yan. Hindi yung pag, di ba, ganito ah. Yung mga nagpapakamatay, yung mga nade-depress, masamang pagtungkulan lang, di ba? Yung mga nade-depress, sasabihin nila kapag wala na silang maisip, papakamatay na lang ako. Gusto ko lang tapusin ang buhay ko. Ganyan. Di ba? Para sa drama. Di ba? Papakamatay na lang ako. Nako! Lalo mo lang nilagay yung sarili sa tunay na paghihirap. Di nila alam yun eh. Kasi nga nila wala silang Panginoon eh. Di nila alam. Kasi pag nakapakamatay ka, ano ba mangyayari sa'yo? Lalo mo lang pinasama ang hatol sa'yo. Diba sabi nga, huwag mong kitlin ang buhay mo kasi ang buhay mo ay sa Panginoon, di ba? Galing sa Panginoon ang buhay mo eh. Hiram lang yan eh. Di naman yan sa atin talaga. Bakit nagagawa natin ganyang bagay? Malino na sinasabi sa kasulatan sa verse 2, yan. Sinusunod niyo ang takbo ng masamang ng mundong ito. Kasi ganyan tayo eh, sinusunod natin. We will stabil our own desire, gratifying craving of our flesh and following its desire and thoughts. Yan ang sinusunod natin, yung kung ano yung gusto natin, yan ang sinusunod natin. Ganyan ang kalagayan natin. Kanya nga, we are declared dead because of this. Kabilang tayo sa mga taong kinapapotan ng Diyos. Yan ang ating ending. Wala nang tayo. Yan lang ba ang ating ending? Nawawala ako sa intonation na aking. Yan ba ang ating ending? Hindi. Diba? Sinabi sa salita ng Diyos, meron pa sa kabila ng pagsuway natin, meron pa tayong pag-asa. Binigyan kayo ng pag-asa ng Diyos. Tayo mga patay, dahil sa ating mga kasalanan, sinabi dyan, all of us who live among death, yun pala yung nasa kokaina sa 3. Sorry, yun pala yung sa 3. Yan. But because of His great love for us, God who is rich in mercy, sa Tagalog, nawala yung Tagalog ko, doon tayo. Who is rich in mercy, abound mercy, napakasagana ng kanyang habag. Yan ang sinasabi sa Tagalog. Napakasagana. But because of the great love, dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Bakit kaya naging dakila yung pag-ibig na yon? Ano sa palagay nyo, bakit naging dakila? May mga pag-ibig naman tayong nararamdaman, di ba? Pero bakit sinabi dun, with this great love for us? Because of great love, sino yung great love na yun? Sino ba yung love na yan? Sinasabi niya. Jesus Christ, anak niya. Kaya great love, napakadakilang kanyang pag-ibig. God who is rich in mercy, made us alive with Christ. Ayan, nakasulot pala yun. Binuhay tayo muli sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. And even when we are dead in transgression, hindi transgender, ha? Transgression, ha? Okay? Teka, anong ibig sabihin? Sabihin na, no? Tayo binuhay niya kasama ni Kristo. Ibig sabihin, patay din ba si Jesus Kristo? Ganun ba yon? Hindi. Sinabi sa John 3.16, ano ko lang, isingit ko lang. Ano ba sabi sa John 3.16?
Or say it natin. Love the world. Di ba? Alam natin yan kasi yan yung ano eh. Pag hindi pag ang Christian, hindi alam yan. Hindi naman yun ang hindi naman yun ang palatandaan eh. Pero kailangan alam mo yun eh. Kasi doon tayo kaya tayo naging Christian, doon tayo ano eh. Yun ang pinalampalatayanan natin eh, di ba? Yun ang pinalampalatayanan natin si Jesus Christ. Isinugo ng Diyos ang kanyang anak upang tubusin tayo sa ating mga kasalanan. Ayan. May pag-asa tayo. Di ba? Ang pag-asa natin para tayo ay muling may balik sa presensya sa Panginoon is with Jesus Christ. Wala siyang kasalanan, ngunit ibinilang siyang makasalanan. Dahil sa ating kinuha niya ang ating kasalanan at binayaran niya 'yon sa pamamagitan ng dugo. Namatay siya sa krus na dapat tayong parusahan. Tayo dapat ang mamatay. Diba? Pero dahil sa kanyang pag-ibig ng Diyos sa atin, ibinigay niya si Jesus na para siya ang mag-suffer. O, diba? Dapat tayo dun eh. Alam niyo ito, pero kailangan malaman natin muli, diba? Dapat tayo dun eh. Dapat tayo dun. But because of His great love, siya ang kumuha ng kasalanan natin. Narinig ko lang ito ng isang araw eh. Sabi nga, yung pananampalataya natin, hindi natin ito marirealize kung hindi natin malalaman kung hindi natin maunawaan yung pupuntahan ng mga hindi sumampalataya sa Jesus eh. Diba? Ang mga hindi kumilala sa Panginoon, alam natin yan. In the end of the days, two ways lang dalawang klaseng tao lang ang makikita natin. Ang isa nagpe-praise na yes Lord, nandiyan ka na. We are saved. Yung isa naman nananangis, Lord, sana bakit hindi kita nakilala? Bakit nung bago ka dumating, hindi kita tinanggap? Dalawang tao, nananangis at yung nagpupuri. Dalawang tao yan. Kaya kailangan natin malaman yung kahalagahan ng pananampalataya natin o kahalagahan ni Jesus Christ. Bakit ganun na lang yung kanyang great love na sinasabi ng Panginoon, na sinasabi ng Diyos Ama. Kasi, kung alam natin yung seriousness ng hell, hindi lang basta-basta eh. O, hindi naman yan, hindi yan yung katulad ng sa buhay natin na ipipreview. Ay, tsaka mo lang malalaman na, ay, mahirap pala, kailangan sumunod na ako kay Lord. Hindi gano'n, walang preview eh. Kaya nandito yung Bible eh. Ito yung pinaka sinasabi. Naalala nyo kay Lazaro? Kay Lazaro at si yung mayaman? Diba? Thank you, bro. Diba, nung nandun na yung mayaman, no turning back, wala na, doon na siya. Kaya nga sinasabi niya, pwede bang isenyo si Lazaro para sabihan? O sinabi ni Abraham na, nandito ang kasulatan. Kapag hindi sila naniwala dito, kahit bumalik yung dead, bumalik yung galing sa patay, hindi pa rin sila maniniwala. Kaya, in the end of days, tayo yung nagpupuri eh. Pag dumating si Lord, tayo kasi alam na alam ni Lord yung hirap na daranasin sa mga hindi kikilala sa Kanya. Mahirap, eternal to eh. Eternal. Naipaliwalag dati ni Pastor ito. In example, di ba, pag sa desierto, marami sa atin dito, yung nagtatrabaho sa mainit, di ba? Ayun, baka ano lang yun eh. 0.0.0.0.0.0, ito lang 1. Ito lang yung level ng heat ng init. 0.0.0.0.1 lang. Yung eternal death, kung hanggang 1 million yun, ang layo. Ang hirap nun, di ba? Kaya kung malalaman natin yung seriousness ng hell,
talagang yung grace ni Lord, makikita natin yung kahalagahan ng yung pagbigay ng ano, pagbigay ng Panginoong Diyos, Diyos Ama kay, sa ating Panginoong Jesucristo. Diba? Kapag hindi tayo, kumbaga, kapag hindi natin yung iniisip mabuti kung paano naghirap ang Panginoon sa atin, malamang kahit pumunta ka sa langit, di mo may enjoy eh. Wala rin eh. Bali, wala rin eh. Kasi dito pa lang, lousy tayo eh. Lousy tayo dito eh. Paano pag doon eh, kahit siguro napunta ka sa langit, hindi ka rin mag-enjoy. Dapat dito pa lang. Prepare na tayo dapat. Tsaka itong sinasabing rich in mercy, sinasabi diyan, dahil binuway ng Diyos Ama at ngayon ay nasa kanan ng Diyos. Yes, Jesus Christ, nung dati siya namatay, hindi naman siya nanatiling patay. Diba? Alam naman natin yan. In 3 days, he rose again. At siya ay naluklok sa kanan ng Diyos. Yan ang ating, siya ang ating pag-asa. Tuloy natin sa verse 6. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo, tayo muling binuway na kasama niya upang mamuno kasama niya sa kalangitan. Alam niyo na hindi maliit na bagay sa Diyos ang ganong pangyayari. Hindi maliit yung ginawa ng Diyos Ama na ibigay niya kanyang anak. Hindi maliit na bagay yun eh. Measure niyo, meron kayong isang ano, meron kayo, ako na lang, si Elias. Si Elias. Sa ikatutubos, hindi lang ngayon, kasi si Jesus Christ yun eh. Kanyari, bumaksak yung building. Tayong lahat nandito. Kunyari lang ito, dito. Bumaksak. O ngayon. Ngayon, sinabi, sige, ibibigay ko ang anak si Elias. Masagip kayong lahat. Kung magagawa nyo ba yun? Kunyari, hindi nyo kilala yung iba rito. Kapalit ng isang mahal mo, ibibigay mo ba yung basta-basta? Mahirap. Diba? Kaya sinabi ito, hindi yun, hindi yun na mahirap yun. Okay. Nawala tuloy ako. Sa Diyos ang ganong pangyayari dahil kinakailangan pang mahirapan at mamatay muli, at muling mabuhay ang kanyang anak. Pero dahil sa kanyang great love nga, ginawa niya yun para sa atin. Yung masagana niyang sinabi dito. Subalit napakasagana ng kanyang ng habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig niya. Tayo binuway niyang kasama ng Kristo nung tayo'y mga patay pa ng dahil sa ating pagsuway. Diba sinasabi nung una, patay tayo sa ating pagsuway. Nung tayo'y sumampalataya sa Panginoon, namatay tayo, nung namatay si Jesus Christ, kasama tayong namatay niya, yung mga kasalanan natin, kinuha niya yan. And when he rose again, dahil sa ating pananampalataya, by his grace, nabuhay tayong muli. Ganyan kasagana. Isipin niyo to. Yung earth, kung sino yung magaling sa ba tawag yun? Sa may pag-aaral sa ibang kalawakan? Astronomy. Nakita ko sa libro, hindi ko alam kung saan ko nakita ang libro eh. Yung earth pala, di ba, ganyan, yung earth ito, no? Meron pa palang mas malaki dyan. Siyempre, di ba? Yung mas malaki na yun, meron pang mas malaki. Yung malaki na yun, meron pang mas malaki. Hindi ko alam kung ano yung mga earth na yun, yung mga planet na yun. Pero tingnan nyo, yung sa ganung kaliit lang yan. Alam natin lahat yan, generate ni Lord. Pero yung maliit na yun, ikaw, namatay si Jesus Christ sa ating ganung katulad. Malamang hindi na tayo makita sa universe eh. Yung maliit na yun eh. Kaya nga sabi eh, may kanta yung Who Am I eh, sabi niya. Sino ako? Diba? Sino ako na iaalay ang buhay ng Panginoon? Sino ako? Who am I? Sabi niya. Akalaan niyo, yun ganun kasagana. Ilan tayo dito? Ilan tayo sa mundo? Ilang populasyon ng buong mundo? Di ba ang dami niyan? Isang tao lang namatay sa lahat. Ganun kasagana, di ba? Sa mga susunod sa kanya, ibibigay niya ang kaligtasan. Ayan, napakasagana. Sino ako dito?
ako, hindi ako isa dyan sa labas, hindi ako kilala eh. Pero ang laay-laay, nasa taas si Lord, kilala ako. Namatay siya para sa atin, di ba? Ganyan kasagana ang kanya, ganyan sinasabi na kasagana, sinasabi ng rich in mercy. Kaya huwag natin sasayangin yan. Huwag natin yan ipagpapalit. Kung kayo'y nalaman nyo na ang salita kayo, di ba? Lagi natin pinag-aralan, lagi natin may stress na we are yung ano bang verse yun? Faith is come from hearing and hearing. Lagi natin napapakinggan ang salita. Hindi wag nating yung pag magpunta kayo dito, wala na. Huwag ganun kasi malay nyo pag-uwi natin na dyan si Jesus Christ, wala na. Wala na tayong chance. Katulad ng mayaman. Diba? Every day we have to practice our faith. Every day, lahat. Lahat, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, alalahanin lagi natin, binigay ni Lord yan, gift ni Lord yan. Kailangan pagyamanin mo yan. Kailangan ialam mo kay Lord yan. Dapat ang uunahin natin yung sasabihin ni Lord sa buhay natin. Yan ang mahalaga. Yan ang pinakamahalaga. Kung merong importante sa importante, ang Panginoon yun. Meron bang priority na, meron bang first priority, may second priority? May salita nun eh, pero meron bang priority na pangalawa? Wala. Ang priority, prayo. Kaya nga, prayo eh. Isa, una. Walang, first priority ko si Lord. Second, meron ko second priority yung ano ko. Yung kotse ko. Yung ano ko. Yung bahay ko. O ano mang possession. Hindi ganoon. Di ba sabi nga, sinabi sa salita ni Lord, unahin ang Panginoon. Unahin mo ang Panginoon. Ano bang verse na no? Put God first in everything you do. Di ba? Ewan ko kung ngayon. Pero, yes, put God first in everything you do. Lahat sa lahat ng gagawin mo sa paggising sa umaga, huwag ka kagad magsusipilyo. Huwag mo kagad liligpitin ang ano mo. Huwag mo kagad liligpitin yung lalong-lalo na huwag mong bubunutin kagad ang cellphone mo. Sino nag-text? Paggising mo ng mata, si Lord kagad. Kasi, pasalamatan mo kasi, binuway ka pa ni Lord. Binigyan ka ng chance. Binigyan tayo ng chance. Kasama ako dun. Binigyan po tayo ng chance ulit para tayo ay manumbalik sa Kanya. New mercy in every day. Kaya pag laging mayroong bagong buhay, it's opportunity to praise Him. Huwag sasayangin lang paggising sa umaga. Ano bang ulam namin mamaya? Be, anong ulam? Luto dyan, oh. Nako. Kahit yun din eh, blessing ni Lord yun eh, gift ni Lord yun eh. Binigyan tayo ng buhay para tayo ay magsilbi kay Lord, hindi lang para sa wardi-wardihin natin. Everything opportunity to comes to you, open door, grab it, huwag niyo sasayangin. Kasi yan natin mapapapurihan ng Panginoon. Sa lahat ng ginagawa natin, lagi natin siyang ipapariridad. Amen po ba? Amen. So, ngayon, hinahamon tayong mga nagtitiwala kay Jesus na ipakita natin sa mga tao na mayroon tayong bagong buhay. Dahil idineclare ng Diyos na binuway tayong kasama ni Kristo. Diba? Amen po ba? Amen. Dapat tayong mamuhay na nagpapasalamat sa hindi masukat na habag ng Diyos at buhay na ibinigay niya sa atin. So always remember, ha, namatay si Jesus para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Huwag natin sasayangin yan. Yan ang ating dapat, kung meron tayong ipapriridad, ito yun. Yung iba, hayaan muna, si Lord ang bahala doon. Kung ano sasabihin ng iba, si Lord ang bahala dyan. Isipin niyo muna yung sasabihin ni Lord. Huwag niyo isipin, di ba sinabi, huwag niyo mababaliwalayan kasi kailangan natin ding pahalagaan. Pero mas mahalaga, sasabihin niya. Amen po ba? Amen. So gusto ko sana ituloy hanggang sana eh. Kaya lang, huwag muna ba maubusan tayo. Sa next, tutuloy natin, nagtumigil tayo sa verse 6. Next Friday is tutuloy natin siya. Kundi ko na yan, verse 6. Tutuloy natin yan sa susunod na Friday. So, gusto lang malaman ng Panginoon sa atin. Gusto lang malaman natin
na inuulit natin palagi na ihandog natin ang buhay natin kay Lord. Wag ang buhay natin walang pangalawa. Kung may pangalawa man si Lord pa rin nagbigay niyan. Diba? Kaya wag natin sasayangin 'yan. Kung meron man binigay na oportunidad, grab it. If it is will please the Lord, gawin natin 'yan. Walang dapat masasayang pagkat ang the end is to, parang kantay, the end is near. Malapit na ang pag-aari ng Panginoon. Gamitin natin lahat ng pagkakataon. Amen. Sa ating mga nakakapakinig o nakakapanood dito sa mga hindi pa nananampalataya sa Panginoon. Nais namin kayong ipanalangin at sa mga sa ating mga sumasampalataya na Lord, idalangin natin na bigyan pa tayo ng lakas, bigyan tayo ng boldness, bigyan tayo ng resources o kalakasan upang ipagpatuloy natin ang buhay natin na buhay na nakakalugod sa Kanya. So, why we'll stand and pray, magdasal tayo sa ating pag-aaral na ito na nawa ay hindi lang ito masayang. Sinasabi nga, kailangan meron tayong Sharon. Ito yung pinakamahalagang Sharon, hindi yung singer na si Sharon, ha. Yung pinauso natin na Sharon, bitbitin natin yung ano, kailangan ito yung dapat iuwi natin. Hindi dahil sa naipahayag natin tong salita ngayon, kailangan hindi tayo titigil sa pagsasaliksik. Hindi lang dahil sa itong every Friday tayong makikinig. Grab your Bible. Mag-aaral kayo. Kasi merong may mga panahon na kakausapin kayo ni Lord, alone kayo eh. May mga panahon na ganyan. Natutunan ko mag-devotion. Malapit talaga ang lumalapit. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng time talaga. Yung ma-feel mo yung Holy Spirit na nandoon eh. Kapag inaaral mo siya. Yes, maganda rin itong nagsasama-sama tayo. But hindi lang dahil hindi lang sa panahong ito kada Friday tsaka mo lang matitinig ang salita ng Lord. You can may access tayo, binigyan tayo ni Lord ng access eh. Gamitin natin 'yan. Meron ito nga may sa tablet, sa cellphone, may Bible app na rin. Lahat nandiyan eh. Nandiyan ang means of access. Gamitin natin 'yan. Wag nating sasayangin ang bawat pagkakataon. Father God, we thank you sa panahong ito, sa oras na ito, na iyo pong kaming kinausap. Panginoon, na speak to us, Lord. I know you spoke in this message, Lord. I know, Lord, that you are here. Touch the lives of everybody here, sa mga nandito and sa mga nanonood ng live o sa mga manonood mamaya, Panginoon. Ipuhin niyo kailang puso, Panginoon, na bigyan niyo kami ng pag-iisip na alalahanin, Lord, yung ginawa niyong pagliligtas sa amin. We declare, Lord, na we admit, Lord, that we are sinners, we are dead, we died in our sin. And now, Lord, the time we accept you, Lord, we receive new life. And Lord, let this new life, Lord, na gamitin namin to praise you and worship you. Give it thanks, Lord. At sa mga kasamahan natin na hindi pa truly nag-surrender kay Lord, hindi pa truly nag-commit ng kanilang ng buhay at nag-aalinlangan pa na hindi nila malaman kung saan sila side. Lord, gamitin niyo po ang mga resources na nakapaligid sa amin. Gumamit kayo ng tao, Panginoon. Gumamit po kayo ng mga bagay na kami ay matuturuan, Lord, ng iyong salita. And Lord, by our self, Lord, bigyan niyo kami ng puso ng magsasaliksik sa iyong salita, mag-aaral ng salita,
magbibigay ng panahon sa iyong salita, Panginoon. Lord, we are praying for those hindi pa sumasampalataya sa iyo. Lord, I thank you, Lord, na dumating ka sa mundo, Panginoon, 2,000 years ago. Na kami sinagip mo, Lord, kinuha mo aming kasalanan. Kami po'y nagpapasalamat at inaamin namin ang aming mga pagkakasala. Panginoon, sa samang sandaling ito, Lord, I want to receive you, Lord. I want to receive your gift of forgiveness. I want to receive your gift of salvation. We thank you, Lord, sa iyong ginawang kabutihan sa bawat buhay na gustong kilalanin ka. Sa araw na ito, Panginoon, gamitin mo ang natitira naming buhay para sa iyong kadakilaan. Change our heart, Lord. Show us, Lord. Help us to follow you. Help us, Lord, to glorify you in every day. We thank you, Lord. We love you. And we praise you. Give you honor and glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Praise. Salamat po, Kuya Kenneth. Napakagandang mensahe talaga itong Book of Ephesians. Especially itong 2:1-10, dyan papasok yung Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, yung paborito natin. And salamat sa mensahe, Kuya Kenneth. And salamat sa Diyos dun sa mensahe na pinarating sa atin. And I just want to give you this because importante ito para mas malinawan natin ng gusto yung tinatalakay po ni Kuya Kenneth. Alam nyo, meron po, nung tayo po'y nasave, saan ba tayo nasave? Ngayon, meron tinatawag na simple nature saka sinful acts. So, saan po tayo nasave? Saan po yung save, yung salvation na tinanggap natin, saan po nag-fall? Doon sa simple nature or doon sa simple acts? Yan, simple nature daw, sabi ni Ate Helen. Agree ba tayong lahat? Yes. Alam nyo, ang nature natin, ang sabi po, Matthew chapter 12, verse 35, lagay mo lang bro kung kaya. Matthew 12, verse 35, anong sabi ng Panginoong Jesus? A good man brings good things out of the good stored up in him, and an evil man brings evil things out of the evil stored up in him. So, ibig sabihin, yun kasi yung nature natin. Kaya, nung tayo'y nakakilala sa Panginoon, yung nature na yun, yung sinful nature na yun, nawala. Kumbaga, hindi na tayo factory ng sin. Factory na tayo ng goodness. Kaya lang, nandun pa rin yung mga sinful acts kasi nandun yung temptation. No, kaya nga, sabi ni Apostle Paul, ang faith daw natin is saving faith saka living faith. Yung saving faith, yan yung pagtanggal sa atin sa simple nature. Pero nandyan pa yung simple acts, kaya nandyan yung living faith. So we have to live out our faith. Ganun din yung sabi ng Panginoong Jesus sa Matthew 15:18, but the things that come out of the person's mouth come from the heart and these defile them. Sa puso nang gagaling, no? At yung sa 19, for out of the heart come evil thoughts, murder, adultery, sexual immorality, theft, false testimony, and slander. Alam nyo, nung tayo nakakilala sa Panginoon, anong binago ng Panginoon? Di ba yung ating puso? Well, hindi naman ito eh. Yung cardiovascular natin na nagpa-pump. Actually, yung ating puso at isipan, yung nabago. Kung dati pag may kaaway tayo, gusto nating patayin na eh, no? Pero ngayon, ano naiisip natin? Gusto nating pag-pray. Di ba? Kahit na inis tayo. Kasi nawala na yung simple nature natin. Kung nandun pa yung simple nature, ganun ang gagawin natin, no? So, ayun po, mga kapatid, tandaan niyo po yun and that will also help para po dun sa preaching po ni Kuya Kenneth. Because dadaanan, I believe, next Friday, dadaanan na yung Ephesians chapter 2, verse 8 and 9, for it is by grace we have been saved. Napaka-importante po yun. And also, sabihin ko na rin kasi malapit na akong umalis,
By next Friday po, meron po tayong mga visitors. Sabi ko na kay Kuya Kenneth na makakasama po natin dito sa church. And some of them is hindi pa po mananampalataya, sa mga mananampalataya na. So, it's our chance, it's our opportunity para po ma-share po yung gospel sa kanila. And praise the Lord, ang ganda kasi yung topic ni Kuya Kenneth nung nag-fall into place, Ephesians chapter 2, verse 8, yun kasi yung essence ng salvation eh. Yun yung, di ba, for it is by grace we have been saved through faith. Nakita mo Kuya Kenneth, no? And just imagine, hindi mananampalataya, kapag ka ikaw maghahayo ka, yun yung sasabihin mo, alam mo ba? Dahil mahal ka ng Panginoon na through His grace you have been saved, that through faith, yun, di ba? Ang galing ng plan ng Lord. And pag-pray po natin yan, mga kapatid. Amen? So, praise the Lord. Ngayon po, tayo po ipunta na po tayo sa giving exhortation. Pangunahan po tayo ng ating pong kapatid, si Ate Presi. Praise the Lord, mga kapatid. Excited na po ba tayo magbigay? Amen. Sumagot kayo kasi alam niyo naman pag ako ang nagsasalita, very energetic ako. Amen. Hallelujah. Bago po tayo ma-excite na lahat, mga kapatid, anak, paki-flash. Liit, hindi ko makita. Yeah. Yun. So, bago po tayo ma-excite lahat na magbigay, basahin po muna natin. Kung may mga Bible tayo, basahin natin dito. Parang ang liit niya. Malakay 3 verses 10 to 11. Sabi po niya, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing." Oh, tandaan natin, so much blessing daw, "that there will be not be room enough to store it. I will prevent pests from devouring your crops, and vines in your fields will not drop their fruit before it is ripe, says the Lord Almighty." Amen. Hallelujah. Dito po, mga kapatid, yung konsepto po ng sinasabi po dito sa Malakay 3:10, ang konsepto po niya, kaya sabi niya is, ano ba yung sabi niya doon? Storehouse. Kasi noon, ang trabaho po nila karamihan ay mga magsasaka at saka mga nagpapastol ng mga tupa, mga hayop, mga kambing. Ganun po yung kanila. Kaya yung tithes po nila na inutos po noon sa panahon po ni Moses, kasama po siya doon sa Musaiklo, kinakailangan na magbigay po sila ng 10%. Yun po yung tithes na tinatawag. Kaya nga po tithes kasi po 10. Yun po yung konsepto nun, mga kapatid. At meron pong kautisan ang binigay ang ating Panginoon na kinakailangan po ang mga Israelites ay magbigay po sila ng kanilang ikapo. At yun po ay para po doon sa mga Levita. Kasi nung nagkaroon po ng paghahati-hati sa lupa ng Israel, ay wala pong binigay na pamana para po sa mga Levita. Dahil sila po ang magsisilbi doon sa tabernacle, mga kapatid. Kaya po lahat po ng tithes pupunta po doon sa templo para po yun po yung magsisilbi na ikapupuhay po nila. Pero sa atin po, lalong-lalo na po dito sa church natin dito sa abroad, lagi po naming sinasabi na tayo po ay napakapalad, mga kapatid. Kasi ang mga pastor po natin, hindi natin kinakailangan na tayo po yung mag-support sa kanila financially. Dahil meron po silang trabaho, meron po silang sariling income. So saan po ba napupunta yung tithes natin, yung offering natin na pinagkakaloob natin sa church? Yun po yung ginagamit natin na pangrenta dito sa villa natin. Unang-una, yun po yung pinaka-priority. Pangalawa naman po, mga kapatid, ay pambayad po sa internet, sa kuryente. At saka, kung meron po tayong mga kapatiran na nangangailangan, yun po yung ginagamit na pantulong po sa kanila, mga kapatid. Doon po napupunta yung pinagkakaloob natin para sa church. So, huwag nating iisipin kasi yung iba, ay nako, ayoko magbigay kasi nga, ginagamit lang yan, binubulsa lang yan siguro ng mga pastor. Yung iba, ganun ang konsepto ng isip nila, lalong-lalo yung mga hindi pa mananampalataya. Kaya yung iba, ayaw nilang mag-church, umatendang church kasi yun yung nasa isip nila na kapag nagbigay sila, binubulsa ng mga nasa church. So, tayo naman, mga kapatid, kaya sinasabi ko ito para alam natin kung saan pa napupunta yung mga pinagkakaroon
pagkakaloob natin. Nagagamit din po yan, mga kapatid. Kapag meron pong nangangailangan, pagkagaya kong merong mga kapatiran na umuwi, kahit nasa Pilipinas na po sila, kung may meron po silang problema sa family nila, tumutulong po ang church. Nakikita naman po yan sa page natin kung nangihingi ng tulong. So yun po, doon po napupunta, mga kapatid. At paano ba tayo magbigay? Diba? How are we going to give, mga kapatid? Dapat po, sabi po niya sa 2 Corinthians, paki-flash anak, 2 Corinthians 9, 7 to 8. Wala pa, anak. Ako na lang mag-anak. Ang bilis ng anak ko. Yan. So, basahin po natin, even if I cause you sorrow. Parang iba, anak. 9, 7 to 8. Oo. Chapter 9, 7 to 8. Sabi po niya sa 7, each of you should give what you have decided in your heart, to give not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. And God is able to bless you abundantly so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. So kinakailangan po tayo, mga kapatid. How are we going to give? We have to give cheerfully. Kinakailangan po na meron po tayong kagalakan kapag meron po tayo, kapag tayo po ay nagbibigay. Kasi ang pinagkakalooban po natin, hindi po sa tao. Oo nga, binibigay natin dito sa church. Pero hindi po yan para sa tao, mga kapatid. Para po yan sa Panginoon. Bakit sinasabi mo, Ate Presi, na para sa Panginoon yan? Kasi nga po, mga kapatid, kapag tayo po ay nagbibigay, ina-acknowledge po natin na lahat po ng nasa sa atin ay galing po yan sa Panginoon. Pagpapala po yan na galing sa Panginoon. At tandaan natin, mga kapatid, na kapag tayo po ay nagbibigay, tayo po ay nagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Dahil sinusunod po natin kung ano yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin. Lagi nating tatandaan that whenever we are giving, it is not the matter na nagbibigay tayo ng pera. It is not all about money, but it is all about our heart. Nandoon po yung puso natin na ina-acknowledge natin, nagpapasalamat tayo sa pagpapala ng ating Panginoon sa buhay natin. Amen po ba, mga kapatid? So ngayon po, mga kapatid, ini-encourage ko po ang bawat isa na tayo po ay magbigay para sa ating Panginoon bilang kabahagi po ng ating pagpupuri sa Kanya. Amen. Hallelujah. May special number? Sige po tayo, mga kapatid. The Bible says it's a good thing to give thanks to the Lord. Amen? I come before you today. There's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. There's just one thing. Thank you, Lord. For all you've given to me. Thank you. For all the blessings that I cannot see. For all you've given to me. Bless your name.
Purihin ang Panginoon, mga kapatid. At hinihiling ko po na tumayo po tayong lahat at ipanalangin po natin. I-lay hands po natin yung mga offering and tithes na pinagkaloob po natin. At i-claim natin na tayo po ay pagpapalain ng ating Panginoon ng siksik, liglig at umaapaw. Amen. Hallelujah. Lord, we thank you so much, Panginoon, sa mga offering and tithes na ito, Lord, na pinagkaloob namin sa iyo, Diyos. Alam mo po yung kalagayan or sitwasyon ng bawat isa, Panginoon. But Lord, patuloy na nagbibigay kami, O Diyos, dahil kami po, Panginoon, ay nagpapasalamat, Panginoon. Kami po, O Diyos, ay patuloy na nagpupuri sa iyo, Panginoon, sa buhay namin, O God. Sa lahat ng pagpapala, Panginoon, na pinagkakaloob mo sa amin. Sa lahat ng aspeto ng buhay namin, Panginoon. We thank you so much, Lord. Thank you so much, O God. Bless this church, Panginoon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin, O God. Na patuloy, Lord, na nandoon po yung kagalakan, nandoon po, Panginoon, yung patuloy, Lord, na puso namin na marunong magbigay para sa iyo, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, at pagpapala, Panginoon, siksik, umbigdig, umaapaw ang aking dinideklara para sa bawat isa sa amin, O God. We thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Siya basta-basta na iraos because I believe ang every worship service, ayan, lahat po ng ginagawa natin sa Panginoon, everything may appointed time po yan. And from eternity past, nai-appoint na po ng Lord ang oras na ito, ang takdang araw na ito na tayo po lahat ang magkakasama. So, may mga may birthday po ba ngayong linggo ito? Coming week? Or kakatapos lang? Anyone from the JR King family? Wala po. Nakatago sa Facebook yung birthday. inaalam ko lang po, hindi naman para magpalibre po. Para, kasi bukas pa yung food festival. Hindi para lang po may pag-pray natin kung sakali. Yan, yun po yung purpose. So, praise report. Madaling araw po, no? Si Kuya Ramil, praise God. Diba? Our God is indeed a miracle-working God. Diba? Covenant-keeping God din po siya. So, kung yung tiling niya ni, kay, ng Panginoon kay Kuya Ramil on that regards, sa kanya at sa kanyang asawa, sa kanila po yun. So, sa atin naman po, i-encourage ko po kayo na tanungin niyo ang Lord, Lord, ano po yung pwede nating covenant? Ano po yung pwedeng deal natin? Pagdating po sa inyo pong salita.
Ano po yung pangako niyo po na pwede ko pong panghawakan? At ituon ang aking faith, pananampalataya, Hebrews 11:1, di ba? Yung pananampalataya natin sa mga hindi pa nagaganap. So, tanungin natin ng Lord. Araw-araw yun, pwede nyo pong hingin-hingin sa Lord. Lord, ano po yung pwede kong kapanabikan ngayong araw na to? Ano po yung, at the same time din naman, syempre, Lord, ano rin po yung pwede kong gawin upang ako po yung mas maging tunay na maging anak ninyo? True and true, yung kitang-kita talaga na pag nakita ka ng ibang tao eh, parang may kakaiba sa kapatid na to, kay Sisling, kay Miss Ling, bakit at Ling bang tawag sa iyo sa office? There is something different with this ate. Why is she always smiling but she's stressed already, di ba? So pag nalaman nila na ang source ng ating pagngiti, ang source ng ating self-control, eh dahil lang ang banal na spirito ay nasa atin, kinukultivate ang fruit of the Spirit, di ba? Makikita nila kung sino ang Diyos natin pinupuri. So, since walang my birthday, so, ibig sabihin tahimik yung group chat natin. So, yan, yung pinangyari ng Panginoon kay Kuya Ramil, yung nangyari kay Kuya Jeff na hindi po siya nakauwi. Sabi ko nga, mas maganda yun ng rebook kesa rebuke. Di ba? Okay. Ano po yan? Sabi nga, minsan yung delay, akala natin delay, pero ang totoo, protection ng Panginoon yan sa atin. We just don't know, but with His omniscience, di ba? Omnipotent. Yan ang Panginoon natin. But one thing is, alam natin, pangahawakan natin, He's immutable. Ibig sabihin, hindi po siya nagbabago and there is no darkness in Him. Hindi po siya gagawa ng makakasama sa ating lahat. Amen? It's all for the good. So, pwede po ba tayong tumayo, mga kapatid? Ayan. Muli pa salamatan naman natin ng Panginoon through our clap offering. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord. Muli pa salamatan naman natin yung Panginoon. Pwede po ba nating itaas ang ating mga kamay na para tayong tumatanggap? Kids, you can also do this. You can also do this if you believe in the Word of God because the prayer that I am going to utter, I'm going to declare, is from the Word of God. Scripture po yan. And when we pray using the Word of God, His very words, we are very sure that it shall come to pass, it shall happen. Kasi salita niya yan eh. Amen? Heaven and earth will pass away, but the word of God, it will remain. Ganun po ang ating Diyos. Amen? Kids, are you ready also to receive the blessings? Amen? So, I'm doing this in lieu of Pastor Aldrin kasi kailangan na po niyang umalis dahil may work po siya. Ay, sorry. Munti ko na makalimutan, mapapalaw ako. Di ba, ang in-announce po niya is next week, 17. On the 24th po, in-announce pa lang po niya kasi sa group chat sa mga leaders. So sa 24, inaanyayahan po namin kayo, ang church syempre. Meron po tayong celebration, syempre Christmas, 'di ba? Alam niyo naman ng mga Pinoy, 'di ba? Pag mag-celebrate ng Christmas, kakaiba 'yan, mahaba at saka syempre, we celebrate it with our family. So kami po, we are a family pero may family din po kasi kami dito sa Qatar, which is kayo po yon, J.R. King. So, nag-book po ng hotel. Yan. Hindi po sa Kempinski or medyo medyo ano lang po tayo. Ano ang pangalan nito? By Hilton naman pa siya, po siya, Alep. Ano, i-message ko po yung ano yung pangalan ng hotel. Directions. Ang check-in po is 3 o'clock. Brad Kenneth, no? 3 o'clock ng 24th. So, doon na po tayo magkakaroon ng worship service. Nilagyan lang po namin siya ng informal kasi wala po tayo sa worship hall. But syempre, wala naman yung lugar eh. Kahit nga sa bundok o sa dagat o sa valley or kung saan man patag. Ang point doon, it's not the place but it's the heart of worship that we bring. So, nilagyan lang namin informal kasi wala po tong mga instruments natin na ganyan. Siguro may acoustic lang at saka yung beat, ano? Beat drum. Yung ganun. Ha? Beatbox. Yun. So, medyo acoustic po yung dating. Tapos, dun na po tayo magkakaroon ng worship service. Tapos, after that, yung Christmas party na po natin. Yan. So, just warning lang po, let us make our celebration Christ-centered.
Yan po yung kakaibahan dapat sa atin. Christ-centered po. So yung mga ibang mga ginagawa ng mundo with regards to Christmas party, hindi po natin gagawin. We're going to do it Christ-centered. Amen? So yan po. Details, ipo-forward po sa inyo kung paano. Pero ayun, pati yung mga games or kung ano po yung mga kailangan nating i-prepare. Kung sino pong gustong magdala ng pagkain at ipakita nyo pagka-chef, pwede nyo pong dalhin. Welcome na welcome po yan. Hindi po natin pipigilan para sabay-sabay po tayong tumaba. Amen? Amen. So, ayan. We hope na maka-attend, makapunta po lahat ha. 24, Friday pa rin po siya. So, pwedeng overnight. Kung gusto nyo lumangoy sa swimming pool, kung kayanin ng inyo pong mga bones, do it. Tapos, sa umaga. So, ayun. Okay. So, ayan. Babalik na po tayo sa Benedict. Okay na po mga kapatid? So, further details will be announced po sa ating group chat. Para sa mga ibang yan, details. Sige po, ito na po natin. Yes, baby. We're going to pray. Where's baby? Sleeping there. She's sleeping, okay? We're going to pray, okay? Okay. Let's raise our hands. Raise your hands, baby. Okay. Raise your hands. Let's receive the blessing of the Lord. Yan. May pasok pa si Brad Richard yan. Okay. Children, yan. What is our attitude in prayer? We approach God confidently, not casually. Amen. Confidently because we know that the Lord Jesus intercedes for us. Amen. Confidently, not casually. So the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. The Lord will keep you from all harm. From all harm. He will watch over your life. The Lord will watch over your coming and going. Amen. May the Lord make your love increase and overflow for each other and for everyone else, just as ours does for you. May He strengthen your hearts so that you will be blameless and holy in the presence of our God and Father. For I am convinced, we are convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any powers, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. For from Him and through Him and for Him are all things. To Him be the glory forever and ever. Amen. Brothers and sisters, go in peace. Let's live as we ought to live for the glory of our God. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. So yung pizza po natin, padating pa lang po. Surprise, di ba? Pagkain natin pizza. Salamat, Lord, sa pagpapala. Amen. Sa mga kapatid po natin na naka-online ngayon, pati po sa mga kapatid pa lamang po sa YouTube, praise the Lord. Pagpalain sa mga kapatid po natin, kapatid, darating po ang araw, magkakasama po tayo, magpupuri sa Panginoon. Praise God. God bless you all po.